CPP-led organization. Mm. Ibig sabihin, ang nagbuo niyan at nagpapatakbo, mga pamunuan ng kadre ng Communist Party of the Philippines. At alam natin na ang CPP ang namumuno din ng NPA, ng NDF para papagsakin ng gobyerno. That's number one. Ang Bahaghari ay front organization po, Pastor. Oh. Ibig sabihin, nagpukunwari siyang legal, pero hindi siya puro legal. May illegal sa loob to. Ito yung NDF underground cells at ang kanyang recruitment for Communist Party. Nakakatawa, syempre. No? I mean, it's the usual, ano, super funny talaga sila. Kasi hindi naman natin hinihingi na i-prove niya na CPP-NPA-NDF ang Bahaghari. Hindi namin tinatanong yun, sinasabi namin. Alam namin na ang Bahaghari ay CPP-NPA-NDF. Ang hinihingi natin kay Reyna Valmores ay i-kondena niya ang CPP-NPA-NDF. Kaya ba niya? Kasi ang hindi lang nakakagawa niyan ay ang CPP-NPA-NDF. Kahit na yung sino naglalakad dyan, tanungin mo, no? Dahil kasuklam-suklam ang teroristang organisasyon na ito. Na kahit na sinong Pilipino na hindi miyembro ng CPP-NPA-NDF, buong lahat ng cell niya sa katawan niya ay kukondenahin niya yan. Pero si Reyna Valmores, syempre nakakatawa. Paikot-ikot na naman, paikot-ikot at paikot-ikot yung sinasabi na in the end, hindi niya makondena ang isang teroristang organisasyon na for instance ay binaril si Keith Absalon, isang 21-year-old na football player ng FEU habang nagmamakaawa na spare ang buhay niya, wag siyang patayin, but he was shot between his eyes, no? So Reyna Valmores cannot condemn that act of the CPP-NPA-NDF. Bakit? You know why? Because Reyna Valmores is also CPP-NPA-NDF. And Bahaghari is a front of the CPP-NPA-NDF. Pag sinabi mong ikaw, kasama mo, konektado ka sa CPP-NPA-NDF, sensitibo sila. Red tagging. Bakit red tagging? Ayaw nilang ma-connect mo sila. Pero konektado sila. Yes. Bakit nagagalit sila? Dahil konektado sila, ngunit nagkukunwari sa mukha nilang pinapakita sa atin na sila ay mga mabubuting tao. Yes. Bakit ayaw nilang makipag-connect kung i-connect nun sila sa CPP-NPA-NDF? Kasi mga mamatay tao sila. Eh. Daming minarder sa Pilipinas. Pinatulong yes. Dugo. Brutally pa. Yung NPA ninyo, kayong mga kasamahan nila, bakit ninyo makondena? Wala daw kasalanan ng CPP-NPA dito. Naku. Tingnan yung kasinungalingan ninyong mga ahas kayo. Sa mukha namin, nagsisinungaling kayo. At hindi ninyo gustong aminin. Pagkatapos na ipinaaamin sa inyo, ay naku, nagtatampisaw kayo. Pagkatapos, kung ano-anong pinagsasabi ninyo, nawala sa issue natin. Ang issue natin dito, kayong mga tinutumbok ko, konektado kayo o hindi? Sa CPP-NPA ng mga ahas o hindi? Yun ang issue natin. Yes. Pag lumihis kayo ng issue, hahabulin ko pa rin kayo. Right. Kung sa argument pa, sa argumentation and debate, yan ang mga tinatawag na argumentum ad hominem. Nililihis nila ang issue para mawala ka doon sa issue. Ibabalik ko kayo sa issue. Yes. Napag-usapan nga natin, di ba, kanina na parang
kasama ni Valmores itong mga legal front organization ng Communist Party of the Philippines. Like, nag-post siya regarding sa Gabriela, nag-post siya regarding kay Kara Tagawa na member ng Communist Party of the Philippines. Hindi siya red tagging ha, kasi ako, personally, nakasama ko si Kara Tagawa, no? Together with Francis Ern Mariveles, no? Talagang nagpapatunay na itong mga taong mga personality na ito ay kasama, no? At kasapi ng Communist Party of the Philippines. Mm-hmm. Example, dyan sa nakikita natin sa screen, no, ngayon, kasama niya si Raul Manuel, no, na alam natin na taga Pamandilyo, bibig, no? Mm-hmm. Tenga ng Communist Party of the Philippines sa loob ng Kongreso. At ito ay pagpapatunay, no, na yung bahaghari ay kakunsaba at kinokontrol ng Communist Party of the Philippines. May nauna ditong organization kasi nabuwag yung dating organization ng LGBTQ, which is the Kapederasyon. Kapederasyon. No? Kapederasyon yung dating LGBTQIA na itinayo ng Communist Party, organization na itinayo ng Communist Party of the Philippines. Dahil nabuwag ito, nagtayo na naman siya ng bagong organization, interest organization, na talagang kapag nabanggit mo nga naman ng pag narinig mo yung salitang magtatanggol sa karapatan ng LGBTQIA+, talagang lahat ng mga kasapi ng LGBTQ ay talagang mahihikayat na sumali. At kaya itinayo yung mga ganitong organization ng Communist Party para makapag-organize at makapagbigay pa ng malawak na propaganda sa ating mga Pilipino at linlangin, mm-hmm, no, itong ating mga kababayan na nagtatanggol daw sila ng karapatan. Pero sa katotohanan ay sila yung mga, itong mga liderato na ito yung pumapatay. Tama yung binabanggit ni Dr. Lorraine Badoy na regarding sa pagpatay ng Communist Party of the Philippines, hindi lang kay Kit Absalon, no? Napakaraming mga kabataan yung pinatay ng Communist Party of the Philippines. Napakarami yung mga mamamayang Pilipino natin yung pinatay ng NPA. Tulad na lamang noong nakaraan, no? Yung limang civilian na pinatay ng NPA sa Mindanao. No, nakita natin yung hinagpis, no, nung bawat nung asawa at nung mga anak nila. Pero kahit pagkondena, no, hindi natin marinig, no, kahit isang pagkondena lang na hindi natin marinig, no, sa bahaghari at sa iba't ibang legal front organization ng Communist Party of the Philippines. At ano, yung nagsasabi nito ay first-hand knowledge ito ni Chan Chan Sabado. Hindi ito yung narinig lang niya, hindi. Mm-hmm. Ito yung nakakatawa, and this is really beautiful. When something like this happens, for me, I always see that opportunity na pakita mo kung gaano ka-ridiculous, no? For instance, ito si Vilma Valmores at ang bahaghari. Ang bahaghari kasi, mga kababayan, ay talagang CPP-created at CPP-led. Ang nagsabi na niyan ay ang mga former kadres, kasama si Chan Chan Sabado at saka sila Eric. Talagang ano na yan, first-hand knowledge, no? At yung hindi niya makondena, doon kami talaga natatawa. So yun yung pinaka-test dito. Kasi lahat tayo kukondenahin natin yan, di ba? Bakit si Vilma Valmores, Reyna Valmores, paikot-ikot, pero parang sila Raul Manuel, lahat sila paikot-ikot. Hindi nila makondena yung pinakamamahal nilang CPP-NPA-NDF. Di ba? Love na love nila yan. Di ba? So kung meron magkakasinko dito, ikaw yon Reyna, mga 48 million times kasinko. Alam mo kung bakit? Kasi halatang halata. Alam na ng buong Pilipinas na ang bahaghari ay CPP-NPA-NDF at ikaw, Reyna Valmores, ay kasama doon. Kasapi ka doon. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Kara Tagawa sa statement niya na totoo na hindi na kami, ay yung mga NPA ay hindi na nag-aaral. Kasi, paano mo masasabi, no? Paano mo masasabi ng mga singko yung mga sila ka Eric, sila Pastor at si Yusek. Kasi puro kayo dropout eh. Puro kayo dropout. Nakakabobo. Nabobo na talaga. Grabe, mag-aral kayo. Diba? And the funny thing is, itong mga ito, no, ang yayabang. Tapos sila pa may lakas ng loob na magsabi na bobo kami or tanga kami or singko kami, di ba? But and they fancy themselves as intellectuals. Ew. What you are pseudo-intellectuals and college dropouts, okay? So, yes, at sabi pa mo, Lorraine Chan-Chan, yung ebidensya yung hinahanap nila. Sige, sabihin natin wala mga sili, pero yung mga larawang nakikita po natin kanina, yeah,
hindi pa basta pat yun. Chan, pwede bang ikaw ay tumatabi kay Raul Manuel, Kabataan Party List Representative, na alam natin, no, na prente ng CPP-NPA-NDF, at nag-post siya regarding sa kay Kara Tagawa, at tapos itong sa Gabriela may picture. Basically, lahat ng front organization na in-identify, at mismo si Joma Season, di ba, in-identify nga itong Gabriela din, na meron siyang picture doon. Pero ano ba, yun simple lang, nagpakit lang ba siya, nagpa-picture lang ba siya doon? Wala bang ano, hindi niya alam? Ito yung nakakatawa yun. No? Kasi alam natin na lahat ng mga legal organization at party list noong na pinapatakbo ng Communist Party of the Philippines tulad ng Kabataan Party List, ng Gabriela, ng Alliance of Concerned Teachers, ay led by the Communist Party of the Philippines and nagre-recruit ng NPA. Tulad nung, kung maalala natin, dapat nga hindi natin kinakalimutan yung binanggit ni Raul Manuel doon sa Twitter, sa tweet niya, no, sa kanyang Twitter account na sa ganitong administrasyon, no, sa administrasyon ng Marcos, ni President Marcos, na talagang hindi magtatagal ay bugso-bugsong mga kabataan yung sasapi sa armadong paikibaka. Ganun pa lang yung statement ni Raul Manuel, tingin ba natin, no, sa mga ating mga kababayan, si iisipin natin, tingin niyo ba yung ganong statement ni Raul Manuel ay makakadikit basta-basta yung mga iba't ibang organization tulad na lang ng Bahaghari kung wala talagang kaugnayan sa Communist Party of the Philippines? Yeah, diba? That's right. Hindi siya kan eh. Right. Hindi siya, hindi basta-basta lang na kasapi ng Kabataan Party ni si Raul Manuel. Siya yung representative ng Communist Party of the Philippines sa Kabataan Party List sa Kongreso. No, kaya itong mga nakakasama niya at katabi niya sa kanyang mga kampanya ay mga kasapi din ng Communist Party of the Philippines. At makitang-kita nga natin sa ating screen, kasama niya dito si Valmores na chair ng Bahaghari. No?